Diskusyon ngayong gabi, resolusyon para himukin ng gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court, inihain na rin sa Senado. Posibleng pagbabalik na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines muling nabuhay dahil sa pinirmahang joint statement. Sa Bacolod City, NBI agent naglabas ng baril sa nakaalitang waiter. Mga kaso ng pneumonia sa Philippine General Hospital, dumarami. Marian Rivera, viral na naman dahil sa bagong TikTok dance craze. Sinasabing pinakamalaking light spark sa bansa, binuksan na. At si Santa Claus, umeeksena na rin bilang tagamando ng traffic sa kalsada. Nag-hi na rin po ng resolusyon sa Senado para himukin ang ehekutibo na makipagtulungan sa International Criminal Court. Kasunod po niyan at paghahain ng kahalintulad na resolusyon sa Kamara, ipinaubaya naman ni Vice President Sara Duterte sa publiko ang pagsusuri kung anong motibo ng Kongreso. Saksi sina Ian Cruz at Mav Gonzalez. Matapos ang tatlong resolusyong nakahain ngayon sa Kamara para himukin ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court, isang kaparehong resolusyon ang inihain ngayong araw sa Senado. Sa Senate Resolution 867 ni Senadora Risa Ontiveros, hindi raw ang mga kaso at ebidensya ng extrajudicial killings ang tatalakayin, kundi ang pakikipagtulungan ng ehekutibo sa ICC. February 2018 nang magbukas ang prosecutor ng ICC ng preliminary examination sa mga alegasyon na may basbas umano ni na Pangulong Duterte at iba pang opisyal ang mga patayan noong kampanya kontra droga. Matapos ang mahigit isang buwan, nag-abiso ang Pilipinas na kakala sa Rome Statute, ang founding treaty ng ICC. 2019 nang maging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas. 2021, pinayagan ng pre-trial chamber ng ICC ang prosecutor ng ICC na simulan ang imbestigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pero hiniling ng Pilipinas na ma-defer o ipagpaliban ng imbestigasyon. Pero Enero ngayong taon, pinayagan ng ICC ang hiling ng prosecutor na ituloy ang imbestigasyon sa war on drugs. Hiniling ng Pilipinas na baligtarin ang desisyon at muling iginiit ang posisyon ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC dahil kumalas na rito ang bansa. Pero noong Hulyo, kinumpirma ng ICC Appeals Chamber ang authorization na binigay sa ICC prosecutor na ituloy ang investigasyon. Sabi noon ni Pangulong Marcos, basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi ni namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Pero itong Biyernes, sabi ng Pangulo, there is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Kahit totoo nga na ang isang huling statement ni Presidente ay walang jurisdiction ang ICC dun sa war on drugs. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, napakalaking at positibong senyales yung seryosong pag-aaral na bumalik sa ICC. Isa sa umaalma sa resolusyon, si Senador Bato de la Rosa na naging PNP chief noong war on drugs. Huwag kayo magpastikan dito. Oh, tanungin ko, naniwala ka ba na hindi gumagana ang justisya sa Pilipinas? Then, bakit ka nag-file ng resolusyon? Napapasukin sila. Napakipakialaman tayo dito. No! No! Kumpiyansa rin si De La Rosa na hindi pa rin papapasukin ni Pangulong Marcos sa bansa ang ICC. Tagal ko na sinabi sa iyo yan na gabuhok mo man, kahit isang buhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Yes! Study. Pinapaganahan lang yung mga pro-ICC. Well, he's just being too gentleman about it. Since merong may naglubabas yung issue na yan, then makasabi niya, sige, mga pwede pag-aralan. Si Senadora Amy Marcos na malapit na kaibigan ng mga Duterte, nagtataka kung bakit itinutulak ito ngayon sa Senado at Kamara gayong maraming mas mahalagang issue. Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on.
Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin ng ating ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na idinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Sa Kamara, bukas nakatakdang dinggin ang mga kaparehong resolusyon para sa pakikipagtulungan sa ICC. Sense of the House naman yan eh. Yan ang mga hinay ng ibang mga kongresista. Magkakaroon tayo ng tamang panahon sa hearings kung saan ilalabas yung mga arguments for and against. Ayaw na raw kulaya ni Vice President Sara Duterte ang mga dahilan sa likod ng magkakasunod na pagkahain ng resolusyon sa Kamara na nasundan ng isa pang resolusyon sa Senado. Iwan na lang namin yan sa mga tao no, na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives ng House of Representatives. Ang mga yan nangyari sa gitna ng paglipat-alyansa ng mga dating kaalyado ng mag-amang Duterte. Muling git ni VP Sara, walang lamat ang unity team. Yung mga mahilig sa politika, magmasid sila and hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025 and syempre mas malayo pa ang 2028. Sabi ni Duterte, sa Department of Justice nila idaraan ang pag-iit ng kanilang posisyon na hindi dapat makipagtulungan ang Pilipinas sa imbestigasyon ng ICC. Sabi naman ng DOJ, naninindigan silang walang jurisdiction sa bansa ang ICC. Hindi naman po kailangan mag-request dahil hindi naman po nagbago ang stance no, ng DOJ. Ang kagaya siguro ng sinabi ni Secretary Mulia, pinapag-aralan lang po. No? Dahil meron mga nagsalita galing sa Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa ating co-equal branch of government. Inabangan ng GMA Integrated News si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa conferment sa kanya ng Juris Doctor degree sa San Beda University para sana makuhanan siya ng panig pero agad siyang umalis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Mav Gonzalez, kami ang inyong saksi. Nahuli ka ang isang babaeng NBI agent na naglabas ng baril at iwinasiwas ito sa isang waiter sa Bacolod City. Saksi, si Irene Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa CCTV footage na ito, kita ang paglabas ng isang babaeng may hawak na baril mula sa isang reservoir sa Bacolod City. Kasunod niya ang isang lalaking waiter at kinausap ito. Sumunod ang isa pang babae na manager umano ng reservoir at pumagit na sa dalawa hanggang sa itinuturo-turo ng babae ang hawak niyang baril sa lalaki. Ang armadong babae na tukoy na agent ng NBI Bacolod na si Jana Navales. Ayon sa pulisya, bumalik sa reservoir ang nasabing NBI agent para hanapin ang kanyang jacket at cellphone. Nakambal ang nag-serve sa ilang na wala. Ngayon ay nabilin, ito nga naakig siya siguro, pagwas niya ng armas. Kaya ang balya, nabilin niya dito. Sa pakikipag-ugnay ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa NBI Bacolod, kinumpirma nilang humingi na ng paunmanhin ang NBI agent sa waiter at sa management ng restobar. Gayunpaman, may prosesong kailangang sundin at isa sa ilalim sinabales sa disciplinary action. Now, sinabi ko nga na mag-report siya ngayon and surrender the firearm sa akin. An investigation will be done by our Internal Affairs Division. Desididong magsampa ng kaso ang waiter laban sa agent. Sinusubukan pa ng GMA Regional CV 1 Western Visayas na makuha ang panid ng waiter at ng agent. Pero ayon sa NBI, mag-iimbestiga na ang Central Office hinggil sa reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Aileen Pedreso ng GMA Regional CV 1 Western Visayas, ang inyong saksi. Aprobado na sa ikatlo't huling pagbasa ng Senado ang 5.768 trillion peso 2024 proposed national budget. 21 senador ang bumoto pabor sa pagpasa nito. Hindi naman nakadalo ang magkapatid na sina Senator Alan at Tia Cayetano, kaya hindi nakaboto. Nag-abstain naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel dahil kinuso niya ang pag-certify ni Pangulong Marcos na urgent ang panukala. Nakatagdang magpulong ang Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang magkakaibang probisyon na mga bersyon ng Kamara at ng Senado.
Kasunod niyan, iraratify ng Kamara at Senado ang final na bersyon ng 2024 National Budget at saka ito dadalhin sa palasyo para sa pirmahan ng Pangulo. Muli nabuhay ang posibilidad ng pagbabalik ng PSTOCs sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF. Yan ang matapos pumirma sa joint statement ang dalawang partido. Saksi, sina Rafi Tima at Ivan Mayrina. Hiwalay pero halos sabay ang anunsyo ng Malacanang at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. May pinirmahan silang joint statement para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Nangyari yan itong November 23 sa Oslo, Norway. 4 na taon matapos ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa CPP-NPA-NDF noong 2019. 5 dekada at iba't ibang administrasyon na ang nakipag-peace talks sa mga rebelding komunista. Pero sa pagkakataong ito, tiwala ang Administrasyong Marcos sa una hakbang ni daw ito sa pangmatagalang kapayapaan. Nakita ko personally, there is that kind of commitment and also there is a kind of a goodwill on both parties to continue to discuss some principled resolution to end really the armed conflict. So yun ang nakita ko based on my personal experience that there is I'm very confident that there is something that after this joint statement, we can finally end up with the final peace agreement. Paglilinaw ng gobyerno, una hakbang lamang ito sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan. Kaya sa ngayon, tuloy pa ang pagtugis sa mga armadong grupo. Wala pa rin ang linaw kung magkakaroon ng ceasefire ngayong magpapasko. Pero ang joint communique, isang hakbang din daw para makatuon ng armed forces sa mga bantang panlabas. Pangunahin dito ang umiikting na tensyon sa West Philippine Sea. If this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense. It's high time because of the world conditions that the volatility of geopolitical security necessitates a defense establishment that is threat agnostic but also geared towards addressing our vulnerabilities to external threats. Kabilang sa mga nakahaing issue sa negotiating table ay kung babawiin ang bansag na terorista sa mga rebelding NPA at ang pagpapalaya sa mga detainees mula sa kanilang hanay. We are open to having the work of both sides to continue and bear fruit. Yan naman ang tugon ng NDFP. 2 taon daw tumagal ang negosasyon para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Mismong sinamayapang NDF founder Joe Masisundao ang nagpasimula ng pag-uusap matapos lumapit sa kanila si dating AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista. The initiative of General Bautista, the Armed Forces of the Philippines, was welcomed by Joe Masisundao and he gave important to this initiative. So this has borne some important fruit. So we recognize the initiative of General Bautista and his team. Ayon sa interim chair ng NDF na humalili sa kanyang namayapang asawa, si Joe Masison, malaking bagay daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa negosasyon, gayong nagsimula ang mahigit 50 taon ng revolusyon sa administrasyon ng kanyang ama. I think it would be to his own good that the armed conflict may be resolved during his term. Sa ngayon, bubuin na ron ng NDFP ang kanilang peace panel. After 6 long years, there seems to be a light at the end of the tunnel. But then, I would point out that the tunnel itself is a very long, winding, and tortuous tunnel. So there's a lot of work that had to be done in order to reach the end, the light. Wala pang katiyakan kung kailan ang mga susunod na informal talks at kung kailan magsisimula mismo ang usapang pangkapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Tuloy ang plano ng grupong Atin Ito na magsagawa ng Christmas convoy para magdala ng pamaskong supply sa mga tropa natin sa West Philippine Sea. Pero ayon sa National Security Council, napagkasundo nila ng grupo na hindi advisable na dumaan ang convoy sa mismong BRP Sierra Madre sa Iungin Shoal para sa kaligtasan ng mga sibilyan.
Dadaan naman ang convoy sa kung hanggang saan ang makakaya sa vicinity o paligid ng Ayungin. Sa Pag-asa Island, dadalhin ang mga regalo at pamaskon na ibibigay sa BRP Sierra Madre. Ayon naman sa ating itong koalisyon, umaasa pa rin silang makasama ang BRP Sierra Madre sa padadalhan ng handog. Pero hindi lang nila ipipilit kung hindi talaga kaya. Wala rin nakikitang mali ang pulisya na PNP Medical Legal ang pumirma sa death certificate ni retired PNP Chief Camilo Cascolan sa halip na kanyang attending physician. May pagdududa ang mga kapatid ni Cascolan tungkol sa kanyang sinapit. Saksi si Marie Zumali. Hindi bukas sa media necrological service ngayong gabi para sa pumanaw na dating PNP Chief Camilo Cascolan. Pero nakausap ko sa telepono ang kanyang may bahay na si Bing. Sa gitna ng mga tanong sa pagkamatay ng kanyang asawa noong November 24, matapos makomatose dahil sa stroke. Humiling siya ng panahon para makapagluksa at sinabing sa loob ng ilang araw ay maglalabas ng pahayag ang kanyang abogado kaugnay sa issue. Mga kapatid ng pumanaw na general ang naglabas ng mga pagdududa sa sinapit ni Cascolan. Kine-question nila kung bakit na-cremate ang labi ni Cascolan sa kabila raw ng hiling ng kanyang mga kapatid na ipa-autopsy muna ang kanyang katawan. Ang dahilan nito. March, meron tayong formal letter to the NPI to investigate the possible poisoning. So the reason for the request, it's in the letter. Hindi muna isiniwalat ng kampo ng mga kapatid ang detalye ng basihan ng kanilang duda dahil mahalagang bahagi raw ito ng investigasyon ng mga otoridad. Sa kanilang petition for guardianship na inihain ng buhay pa si Cascolan matapos ma-stroke kasama sa pinasabpina ang medical records at pati mga doktor ng general. Meron din silang hawak na ilang hair sample bilang specimen at hinihintay na lang ang resulta ng investigasyon na posibleng umabot ng hanggang 3 linggo. Tanong din ng mga kapatid ni Cascolan, bakit PNP Medical Legal ang pumirma sa kanyang death certificate at hindi ang kanyang attending physician? Ang PNP, wala raw nakikitang mali rito. Nasa out of town daw noon ang doktor ni Cascolan, kaya hiniling ng pamilya sa PNP na ang medical legal ang pumirma sa death certificate. Magkausap naman daw ang attending physician at medical legal at kalaunan dumating din mismo ang attending physician para kumpirmahin ang sanhi ng pagkamatay. Yung mismong attending physician po knows the background at yung estado po ng ating dating chief PNP. At naglabas na po ng death certificate, nandun na po yung cause of death. Lingering illness po yung kinamatay po ng ating dating chief PNP po. Naka-half mast ang watawat sa Camp Crame bilang pagluluksa sa pagkamatay ng dati nilang hepe. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Napalawig pa ng 2 araw ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Sa unang 4 na araw ng humanitarian pause, halos 70 bihag na ang napalaya. Kapalit yan ng 150 bilanggong Palestino. 9 na bata at 2 inang Israeli naman ang pinakawalan din nitong Lunes. Ayon sa Qatar, na isa sa nag-mediate para magkaroon ng humanitarian pause, patuloy ang mahakbang para mag-extend pa ang ceasefire na sa ngayon ay magtatagal hanggang Miyerkules. Dumarami ang kaso ng pneumonia na isinusugod sa Philippine General Hospital sa Maynila. Kamay panawagan ng PGH. Saksi, si Bam Alegre. Ngayong malamig ang panahon, pansin ng vendor na si Stella Almelor, panay ang ubo ng kanyang mga apo. Pati ang pinakabunso niyang apo na 4 na buwang gulang lang na kasama niya sa pagtitinda, nahawa na rin. Mga apo ko, pati anak ko, ubo, sipon, lagnat, marami, lalo sa Bulacan, nandun yung mga anak ko eh, tsaka yung mga apo ko sa Bulacan eh. Halos lahat sila doon, nilagnat. Hindi pa pinatitignan ni Stella ang mga apo sa espesyalista. Mahalaga pa naman ma-check up, lalo na kung pabalik-balik ang ubo. Mahigit 4 na buwan mula nang alisin ang COVID-19 State of Public Health Emergency sa bansa. Mga kaso naman ng pneumonia ang dumarami sa Philippine General Hospital sa Maynila. Ayon sa pamunuan ng PGH, marami sa mga pasyente ang naka-intubate o nilalagyan sa lalamunan ng tubong nakakabit sa ventilator para madaanan ng hangin. Ang problema po, siyempre kapag naka-intubate, matagal-tagal po ang gamutan dahil sa mostly nga po severe ang pneumonia nila. Hindi po sila basta-basta rin makapasok sa loob ng ospital dahil ang ICU po ay puno din.
May mga sanggol at mga nakatatanda rin sa mga pasyente. Ang nababawasan naman po ng kama o opportunity ay yung mga may cancer, na stroke, natapi sa puso, dialysis. Eh, yung pong pneumonia sana ang aming pakiusap sa mga LGU hospitals. Sila na po ang umako para po mapagbigyan natin yung talagang mga makaka-avail po ng mga specialty services ng PGH. Sa unang tatlong buwan ngayong taon, mahigit 41,000 na kaso ng pneumonia ang naitala sa buong bansa. Mahigit 200,000 kaso naman ang naitala para sa buong 2022. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, palatandaan ng pneumonia ang hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib at nagpapatuloy o hindi gumagaling na lagnat. Sa parehong bata at matanda, talagang malaking tulong po kung sa makakatanggap po sila ng pneumococcal vaccine. Ito po ay panlaban sa isang common na source ng pneumonia, yung streptococcus pneumonia. Pagpasok ng Burmans, naobserbahan din ng Health Department ang pagdami ng influenza-like illnesses o ILI, mga nakakahawang impeksyon dulot ng iba't ibang uri ng virus o bakterya. Ang mga naitalang kaso mula January hanggang October 13 ngayong taon, 45% na mas mataas kumpara sa mga naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bagamat bumagal na ang pagdami ng mga kaso pagdating ng Nobyembre, ayon sa DOH, maigi pa rin mag-ingat gaya ng pagsusot ng face mask at pagbabakuna. Ayon kay Dr. Ron Jean Salante, bukod sa pag-iiba ng panahon, ang pagdami ng mga respiratory illness, posibleng dulot ng tinatawag na immunity gap. Ang immunity gap is it's a global phenomenon yan, Melo. Opo. Because after the pandemic, yung mga vaccine-preventable diseases, kasama na dyan yung influenza, pneumonia, no? Measles, talagang bumababa ang vaccination coverage doon sa mga vulnerable population, including children. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyo saksi. Mga kapuso, 27 araw na lang, Pasko na, at mapapasyala na ang tinaguri ang pinakamalaking light spark sa bansa. Mabubusog ka sa mga atraksyon pati na sa pagkain ibinibenta sa mga food stall. Saksi, si Katrina Son. Binuksan na sa Taguig City ang pinakamalaking lights park sa bansa na Lights of Christmas Park. Ang pagpapailaw ay sinabayan ng isang circus performance. Iba't ibang atraksyon naman ang makikita rito, mula sa giant coloring floor, heart tower, ang sikat na walkway of lights at marami pang iba. May mga nakahanda rin food stalls kung sakaling magutom. Talagang mararamdaman mo ang liwanag ng papalapit na Kapaskuhan dahil tampok ang mahigit 1,000,000 LED lights sa Meralco Liwanag Park sa Pasig. Bida rin ang iba't ibang klase ng Christmas tree na puno ng pailaw, tulad nitong Christmas tree na gawa sa takip ng mga metro. Mayroon ding 60-foot parol na may 100 LED tubes. Hindi naman mawawala ang belen at mga kainan kung sakaling mapagod sa pamamasyal. May mga Christmas pasyalan din sa Batangas, tulad sa Talisay, kung saan nagniningning ang San Guillermo Parish na pinalubutan ng LED lights. May Christmas tree rin sa mga dekorasyong pampasko sa paligid ng simbahan at munisipyo. Tila white Christmas naman ang peg ng munisipyo dahil sa ginanap na snow show. Sa Kapitolyo naman ng Batangas, may mala fairy tale na Christmas display. Bubungad sa mga namamasyal ang nagniningning na Christmas lights at 40-foot Christmas tree na puno ng mga pailaw at kumikislap ng mga parol. Hindi naman mawawala ang belen at ang tunnel of lights na patok sa mga gusto ng Instagrammable spot. Ang mismong gusali naman, may makukulay na Christmas display na sinabayan ng orchestra. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Pasok na ang Mapua Cardinals sa finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Yan ang matapos silang talunin ng Benil Blazers sa kanilang semifinals game. Nagtapos ang laban sa score na 78-67. Pinangunahan ni na Paolo Hernandez at Clint Escamis ang opensa ng Cardinals. At sa second game, tinambakan ng San Beda Red Lions ang LPU Pirates sa kanilang pagharap sa semifinals kanina. Ang final score, 89-68. Pero dahil may twice to beat advantage ang Pirates, magtutuos pa ang LPU at San Beda sa do or die match sa Biyernes. At ang lahat ng yan, mapapanood live sa GTV. At naka-livestream din po sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA.
Susunod na! Motorsiklo at tricycle inararo ng SUV sa Bulacan. At Marian Rivera may panibagong pakulo sa TikTok. Magbabalik ka! Sexy! Ready na? Lahat naman siguro na nandun, alam ko ano yung tamang gawin. Pero ikaw lang yung may ginawa para tulungan ka na. Black Rider, weeknights on GMA, GTV, and Pinoy Hits. Maging saksi sa may init na balita, hatid ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Pakiramdam ko, nung bata ako, buhay yung mga story ng nanay ko. Totoong isla to. Rapin natin, May. Hinanap ko yung isla. Ang ganda! Mahanap natin, May. Oo naman, tayong dalawa pa ba? Kailan pa ako kinasal? Kailangan ba magsinungaling tayo? Mahirap umakyat sa tuktok ang isang single at babaeng lawyer. Yun ang katotohanan. Ano ang kaya mong gawin para umangat sa trabaho? Alam ng lahat ng tao dun sa labas, asawa mo ko. 2 taon ka nagpanggap para sa karyer mo. Hindi ba maganda to para sa atin dahil pareho tayong makikinabang? Kontento ka na ba dyan, ha? Ayaw mo ng relasyon. At nag-aalaga lang dito ng pago. Gawa tayo ng kontrata. Kailangan pa ba talaga yon, sir? Eto na ang kwento. Perfect dose na kilig for the day. She and her perfect husband. Starting November 20 on GMA. Nakahinto sa kanto ng kalsada ang isang motorsiklo sa kayang dalawang estudyante nang bigla silang araruhin ng SUV sa San Miguel, Bulacan.
Damay rin ang tricycle na nakaparada sa kabilang kanto. Ayon sa nakasaksi, naapakan ng driver ang accelerator kaya napaharurot. Dinala sa ospital ang rider ng motosiklo na nagtamo ng bali sa hita habang wala naman sugat ang ibang nasagasaan. Sasagutin naman ng driver ng SUV ang mga gastos. Kinumpirma ngayong araw ni Manila Mayor Honey Lacuna ang pagpanaw ng elepante sa Manila Zoo na si Bishwa Mali o Mali. Sa ngayon, sumasailalim ang elepante sa necropsy o animal autopsy para malaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Taong 1977, nang dinalang elepante sa Pilipinas bilang regalo ng bansang Sri Lanka kay dating First Lady Imelda Marcos. Dinala naman ito sa Manila Zoo. Dati nang binalak na dalhin si Mali sa Thailand dahil sa health concern ng ilang animal rights groups. Base sa pagsusuri noon ng mga eksperto, malusog at medyo may katabaan pa si Mali. Pero maliit daw ang kanyang kulungan. Karaniwan ang umaabot ng 80 years old ang mga Asian elephant katulad ni Mali na under captivity. 49 years old pa lang si Mali kaya mahalagang malaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. May bagong trending TikTok video si Marin Rivera kung saan damang-dama ang kanyang cool moves at good energy. This year, blessing, money, testimony. Ika pa ni Marian, idinaan niya na lang sa sayaw ang kanyang pagiging grateful dahil sa back-to-back blessings na natanggap niya ngayong 2023. Isa na riyan ang upcoming comeback project nila ng kanyang asawa na si Ding Dong Dantes na Rewind na mapapanood sa Pasko. Balik taping din ang Kapuso Primetime Queen sa upcoming series nila ni Gabby Concepcion. Actually, magaang katrabaho si Kuya Gabby at lahat ng mga cast doon, si Lucky Rai, lahat kami doon talaga looking forward na nagtitaping. Kasi pag nandun kami, sama-sama kami or kung nandun man ako sa dressing room ako, palagi lang ako pinupuntahan. Susunod na ang traffic enforcer na nagbi Santa Claus. Magbabalik ka! Saksi! Kailan ba ayun siya ng buhay? Di ba dapat may extra na to? Hep, hep, hooray! Go, go, go! Fight, fight! Lalantad ang mga sinungaling. Nobody lies to me and gets away with it. Wala kong kasamang lalaki, Daddy. Maniwala ka sa akin. Ano ba pwede kong gawin para makabawi sa'yo? Bayaran ko yung damit na nasuhan ko. Okay ba yun? Ano ba tingin mo sa akin? Kayang bayaran? Sure ka? Lovers Liars. Weeknights, 9:35 p.m. Positive ba? Mga pulis kami, ha? Subject of operation talaga natin is yung lalaki. So, kasabwat niya rito yung isang babae na nahuli natin.
karamihan sa mga parokyano nito, hindi street level, kundi yung mga nag-distribute din or yung nagbebenta. Maari, nakakapag-dispose sila ng 50 grams per week. Kaya nilang ilabas yung ganun. Kailangan lang. Mga kapuso, aba guess what? Santa Claus has come to town. Nako, at narito siya para umalalay sa daloy ng trapiko. O magandang Christmas gift yun galing kay Santa, ha? Ito, tingnan natin. Christmas cheer ang dala niya. Yan po yung nakabihis Santa Claus na traffic enforcer sa Maynila. May move and groove pa siya habang ginagabayan ang mga motorista. At ayon kay Ramiro Hinojas, ginagawa niyang extra effort para hindi ma-bore yung mga nasa kalsada at para makakita sila ng kakaiba. Ito na rin daw ang forma ng exercise para maging malakas ang kanyang pangangatawan. Aliw na aliw naman ang mga nakakapanood sa kanya at effective din daw siya sa kanyang trabaho. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ng aking partner na si Egan Arnold Clavio, ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi!